What's up mga kabadyak? Sa video ito, pag-usama natin yung mga beginner budget mountain bike na ang price ay 7,000 lang at pababa. Ako kabadyak nyo na si Ian. Kung bago lang kayo sa channel na to, gumagawa ko ng mga Tagalog biking related videos. Minsan reviews, minsan vlogs na related sa pagbabike at mga tips. Kung ano pang mga bike topics na may request din ng mga kapadyak natin. Kung hindi ka man nakasubscribe, click nyo lang yung subscribe button at yung bell para maging certified kapadyak ka na din. Alam mo kasi sa mga gustong pumasok sa mundo ng pagbabike, mga interesado na mag-start din na makapagbike, makasama sa mga tropa na nagbabike, gusto nilang bumili ng bike na mura lang, na pang low budget lang talaga. At ang magandang balita tungkol doon, meron naman talaga mga beginner mountain bike na pang mababang budget. Kaya sa video na ito, isa-isayin natin yung mga nakita ko na bike na pasok sa kategory na 7,000 lang yung price niya pababa. So, madami-dami yun. Siguro magiging masyado mahaba itong video na ito. Kaya gagawin ko, iiksian ko lang, pahapyaw lang sa specs ng mga bike na yun, saka yung price. Tapos sa bandang huli ko, sasabihin kung alin sa mga yun yung sulit ba talagang bilhin at alin dun yung dapat nyong iwasan na bilhin. Walang specific order itong ipepresent ko sa inyo ng mga bikes. Basta random order to. Hindi ito nakaayos sa price tsaka sa kung alin yung mas maganda. Yung una yung Discovery Pace, 6,200 yung price niya. 26er yun na aluminum frame, may suspension fork, 3x8 yung speed, mechanical disc brake, tourney yung FDR-RD, quick release yung hubs, 1.95 yung lapad ng tires. Phoenix React, 6,000 yung price. Alin na rin yung frame, suspension fork, 3x8 speed, mechanical disc brake, Shimano RDFD, quick release hub, so parang kagaya lang din. Rhino Alloy naman, 5,800 yung price niya. 26er to, 3x8 speed, alloy rim, Shimano FDRD daw, tapos mechanical disc brake. Kisto KA008, 4,600 yung price. 26er, alloy frame, suspension fork na may lockout, tapos sunrun na 8 speed yung pyesa. FDRD niya, pati yung shifter, sunrun yung brake. Trinks M116, 5,300 yung price, 26er. Alloy frame, yung fork niya, suspension pero walang lockout. Yung parts niya, Shimano shifter, combo shifter, Trinks FD, tsaka Trinks RD. Tapos, Kisto Striker, 5,700 yung price niya. 27.5 siya na mountain bike. Alin na rin yung frame, suspension fork niya, may lockout. Sunrun na 8 speed din yung pyesa niya, yung shifter, tsaka FDRD, sunrun din. 3x8, yung tires, Kenda. Kisto Extreme, 5,800 yung price. 29er naman to, parang kagaya lang din nung ibang Kisto. Like yung Kisto Striker, ito 29er naman kasi Extreme. Alin din yung frame, may suspension yung fork, may lockout. 8 speed din na sunrun yung pyesa. Sunrun yung shifter, tsaka yung front at rear derailleur niya. Atomic Sun Fire Z, 6,000 lang yung price niya. 26er to, naali na yung frame, yung fork niya Atomic, may lockout din. Yung pyesa niya, shimming, yung shifter, yung combo shifter shimming, yung FD shimming, yung RD shimming. Tingin ko yung shimming na yun, kinopya yun sa Shimano kasi yung font, ginaya yung style, tapos kung hindi mo talaga titignan maigi, malilito ka, isipin mo, Shimano yun. Pero kung masusuri mo yung nakasulat, shimming yung nakasulat. Ano naman isa, Skyline Super, 6,000 yung price, 27.5 to, ali na yung frame, Skyline yung fork, wala tayong lockout to, walang lockout. Shimano na 7 speed yung shifter, side 1 yung FD, Shimano tourney yung RD, 7 speed, Wanda King 27.5. May nakapagsabi sa akin na ito daw Skyline, parang yung kung saan nanggaling Foxster, dun din nanggaling yung Skyline. Tapos nung tinignan ko yung frame, parang ongan, parang yung binago lang yung pangalan. Next, tong Trinks M136, 6,100 yung price niya. Alloy frame, may lockout yung suspension, tapos 7 speed, 3x7, Shimano parts, Shimano shifter, Shimano FD, Shimano RT. Entire CST jackrabbit. Next is the Trixie 520, 6,800 lang pala yung price nito. Alin na yung frame, yung fork niya may lockout, may choice ka kung gusto mo ng LTU parts or na Shimano parts. Sa Shimano parts, 7 speed lang daw. LTU naman, 8 speed, 3x8, 3x7 sa Shimano. O nasa sa'yo kung ano yung mas gusto mo sa shifter, sa FD, tsaka sa RD. Doon medyo may pagkakaiba. Kasi parang dalawang variants yung lumabas sa Trixie 520. Yung tires niya,
Kenda na. Next is the Trinx C200, 6,800 yung price niya. 27.5 to na Arena yung frame, yung fork niya Trinx, tapos 3x7 speed to na Tourney, at Shimano na rin yung parts, pero alam ko dito sa C200 medyo outdated na to, lumang model na to, lumang labas na to na Trinx, hindi na na-update ng bagong model mga specs niya. Trinx M500 naman, 6,500 yung price niya, 26er alloy frame, may layout yung fork, Shimano parts, Shimano shifters, Shimano RD. Next is the Phantom Charge Jerry, 7k yung price niya, alloy frame na siya na 26er, may layout yung fork, 3x8 speed siya na Altus yung shifter, naka hydraulic brakes na to, at Shimano na yung FD niya, Taiwan, yung RD niya Shimano Tourney, yung tires niya rin Kenda. 7k sa tingin ko, okay na din, okay hindi siguro itong Phantom Charge Jerry na to na naka Shimano hydraulic brakes na, 7k lang, mura mura naka 3x8 speed. Evolve MTB 7k, hindi ko alam kung ang frame nito ay alloy ba, wala eh. 27.5 suspension fork, hindi ko alam may lockout, tapos quick release na yung hubs daw, 7 speed na sunrun yung mga pyesa, yung preno Shimano hydraulic brake, so yung tires Wanda. Kung kukumpara mo to dun sa Charles Phantom Charles Jerry, maganda yun yung pyesa ng Phantom Charles Jerry, eh parehas lang sila ng price. Next is the Trinx M166, 7k yung price nito, 29er to, alloy na rin yung frame, may lockout yung fork, 7 speed 3x7, so parang kagaya ng C200 na medyo outdated na rin itong M166 na to na 29er, kasi merong ibang mga 29er na konti na lang yung price difference dito, nalagdagan mo lang konti, mas maganda na yung pyesa. Last, yung Foxster FT301, so 7k siya, nakikita ko sa iba mas mababa pa, mas mura pa, alin na yung frame, may lockout yung fork, Shimano parts, 3x8, Tourney parts, Tourney yung shifter, Tourney yung combo shifter, Tourney yung FD, Tourney yung RD, oh okay na okay yung Foxster FT301, totally recommended natin. So ayun, ang dami nun, diba, parang ang hirap ang mamili, pero madali lang mamili dyan, para sa akin kasi, kung pipili ka ng budget mountain bike, maganda kung Shimano na yung pyesa, kahit tourney lang, okay na yun, kesa naman na shimming yung nakalagay, sunrun, o kaya yung iba pang mga pyesa na hindi Shimano, para sa akin lang, mas okay na at least Shimano na yung pyesa na nakalagay dun sa budget bike. Kasi sasakit lang ulo mo dyan eh, kasi kung hindi Shimano yung pyesa na nakalagay eh. Okay din kung may lockout na yung fork, kasi alam mo na mas okay yung fork na yun kesa dun sa stock fork na walang lockout, mas mataba yung stanchions, mas okay yung laro, mas sigurado ka na hindi ka agad mag-stuck yung fork, hindi titigas, pero sakit talaga yun ng mga stock fork na ordinary ng mga budget pack. So sa mga yun, para sa akin, yung Phantom na Charles Jerry na hydraulic brake, 7k, pwede na, okay na, Shimano naman yung pyesa, kahit na yung FD, hindi Shimano, pwede pa yung pagtsagaan, okay na din. Tapos sa mga Trinx na nabanggit, yung M136 saka M500 kasi halos konting-konti lang yung price difference nila, 200 pesos lang yata yung difference, pero yung M500, 8 speed na yung M136, 7 speed lang. So may ginawa kong video na pinagkukumpara ko yung dalawang yan, mas maganda yung M500, mas sulit bilhin kasi alin na yung crank arm, 3x8 speed na, hindi naman nag-aalay sa price, so doon ka na sa M500, okay din yun. Tapos sa 27.5 naman na Trinx, yung C520, okay na okay din na bilhin. Pero sa 29er, tagdag ka pa ng konti para lalampas ka kasi sa price na 7k pagka 29er na Trinx na gusto mo na budget bike, kasi meron din M520 naman dun sa 29er. And then yung Foxster na 27.5, yung FT301, okay din yan kasi Shimano na yung mga pyesa. Ang kadalasan kasi nangyayari mga kapadyak dun sa mga naghahanap ng budget mountain bike, gusto nila na makamura, makatipid, pero in the end bibili sila nung bike na ayun nga, mura nga, pero kung halimbawa nagustuhan nila na nagustuhan talaga nila yung pagbabike, gusto nila lang magbike pa ng magbike, kumbaga nakalampas sila dun sa stage na baka hindi ko magustuhan yung pagbabike eh, nakapasa sila dun, gusto nila magbike, pero ang binili ng bike budget bike, mura, yung mumura yung bike, yun yung binili nila. Mangyayari dun, sasakit yung ulo mo doon dahil dun sa murang bike na yun maraming pyesa na kailangan mong palitan, maglalaguto ka, mag-iingayan, sisira ka agad, papalya ka agad, marami kang papalitan, papagastos ka lalo. So kung papalitan mo yung mga pyesa na yun, gastos. O kung ano naisip mo, bili na lang ako ng bagong bike. So, nadoble ka ng bili ng bike, nadoble ka ng gastos. O kesa kung bumili ka na lang nung medyo nagdagdag ka ng konti dun sa budget mo, bumili ka ng isang bike na mas okay kesa dun. Kahit asta, okay yung performance. Kaya hindi mo kailangan gumastos kaagad-agad. Sa pagbabike kasi, syempre, gagastos ka naman talaga. Kung gusto mo mag-upgrade, hindi naman naiiwasan yan. Hindi naman naiiwasan na magkasakit ng upgrade itis sa pagbabike. Natural yun sa mga bikers. So, kung kayo natanong yung mga padyak, alin din
yung pinakasulit na bilhin. So, comment, like, subscribe. Comment nyo sa baba yung sagot nyo. Kung nagustuhan nyo yung ganitong klase ng content, i-like nyo at gagawa pa tayo ng iba pang kagaya nito sa iba mas mataas na price na more than 7K naman. Tapos gagawa din tayo ng version nito na pang road bike at pang iba pang iba't ibang klase pa ng bike. Subscribe na din, pindutin nyo na rin yung bell para wala kayong ma-miss na bagong video. So, lagi tayong maglalabas ng videos para sa inyo mga kapadyak. Ayun, hanggang sa susunod na video, ride safe mga kapadyak.